Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Bagong trainer ni Ryan Garcia na si Derek James, naniniwalang mag-i-improve pa si Ryan. Sinabi ni Derek na kailangan lang ng kaliwanagan ni Ryan sa mga mabubuting mangyayari sa kanyang karir para lalo nitong pagbutihin sa training. Lahat naman daw ay pwedeng mabago at ma-improve ayon kay Derek. Bata pa rin naman daw si Ryan na nagkakaedad lang ng 24 years old. Kung si Anthony Joshua nga daw na 33 years old ay kayang mag-improve at magbago, papano pa daw kaya si Ryan na di hamak na mas bata? Si Anthony Joshua at Ryan Garcia ang bagong malalaking pangalan na hawak ni Derek James ngayon. Focus at masipag naman daw mag-training si Ryan noong nagkita sila ni Derek. Nagbabakasyon lang daw ngayon si Ryan pero pagtapos nito ay diretso training agad. Malalaking laban ang gusto ni Ryan Garcia na isunod sa kanyang karir at nagbigay na ito ng listahan ng mga pangalan. Ito rin ang unang magiging official na laban niya sa 140-pound division kaya nang matanong si Derek kung kailangan ba ni Ryan ng tune-up fight bago tumapat kay WBA Junior Welterweight Champion Rolly Romero na kasama rin sa mga pangalan ng listahan ni Ryan Garcia ay sumagot itong hindi na kailangan. Sigurado si Derek at sa tingin niya ay alam ni Ryan Garcia sa sarili niya na hindi na kailangan ng tune-up fight para tapatan ng isang Rolly Romero. Sa ngayon ay si Rolly Romero ang itinuturing na weakest link sa mga kampiyon ngayon sa 140-pound division dahil sa kontrobersyal na pagkapanalo nito via early stoppage kontra kay Ismael Barrioso. Sa tingin nyo mga trops, easy fight ba si Rolly Romero kay Ryan Garcia? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Sa kabilang dako naman po tayo, TEOFIMO Lopez, sinabing desperado na si Ryan Garcia. Ikinuwento ni Tio na nag-PM sa kanya si Ryan pagtapos ang laban niya kontra kay Josh Taylor at hinamon itong labanan siya. Sinabi daw ni Ryan sa kanya na kung gusto daw ni Tio na labanan siya ay pwede daw nila itong gawin at kumita ng malaking pera. Ngunit agad naman itong tinanggihan ni Tio at sinabing hindi niya ito pinansin at binura na lamang ang mensahe ni Ryan sa kanya. Ayaw na daw ni Tio maging instrumento sa ibang tao para kumita ng mas malaki pa sa kinikita niya bilang isang boksingero. Matatandang nagre-reklamo rin si Ryan sa mga ibinigay na pangalan sa kanya ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya para sa susunod niyang laban. Base rin sa mga ibinigay na pangalan ni Ryan na gusto niyang sunod na makalaban ay dalawa dito ang kampiyon. So malinaw mga trops na championship fight ang gusto ni Ryan sa bakan sa susunod nitong laban. Samantalang si Tio naman ay gusto nang magretiro sa kadahilan ng mababa daw ang halaga na ibinibayad sa kanya. Maraming fans ang hakot ni Ryan para pagkakitaan ng laban. Kaya kung si Tio ay gusto ng malaking kita, wala dapat maging dahilan ng dalawa para hindi ikasa ang laban. Yun lamang po at maraming salamat.